Magandang hapon po, kabayan. Yung bigayan po ng biyaya sa baba, pera, eh hindi po lahat mabibigyan. Kung hindi ka poorest of the poor, hindi ka mabibigyan. Eh wala namang trabaho, wala namang pagkakitaan, wala namang lahat. Dapat lahat mabibigyan. Kasi lahat tayo biktima ng COVID na ito. Lahat tayo nagpapahinga, lahat tayo nasa tahanan. Malaki ngayong tahanan, pero wala namang pera dyan yung iba. Naipundar lang ng bahay yan. Pero kakaunti lang ang datong niyan. Hindi po ba? Kaya dapat eh, parehas lang ang bigayan. Maghintay na nga ng matagal, tapos ganyan pa pala. Lalo ka pa pala maghihintay ng matagal, talaga wala ka na mahihintay. Kasi hindi ka kakabilang sa DSWD. Mangisay ka na lang dyan. Kawawa naman. Diba? Pag naubos na yung budget, wala na. Yan ang pinakamahirap nung pinakamatindi rin. Pagkalimbawa lumampas pa ito, naku, wala na. Lalo na maghihirap ang mga taong bayan. Dapat dito, ang pakiusapan naman natin yung bayad sa kuryente o sa tubig o sa telepono naman yan. Medyo sana isang buwan lang. Na walang bayad, oh. Tapos sunod naman, ayun ang bayad. Pakonsuelo naman. Kaya laki naman ang kinita ng mga kumpanya na ito, eh. Malalaki na ang mga kinita ng mga kumpanya na ito. Bilyon-bilyon na. Diba? Mapatubig ka, mapakurente ka, mapatelepon mo. Marami na akong kinita ito. At, siyempre, nagigit-git yung mga Pilipino, lahat. Hirap naman dito sa kuryente. Eh, dadagdag pa pala sila ng singil. Eh, lalong magigit-git na yan. Wala na nga pambayan, eh, magdadagdag pa tayo sa singil. Ano ba naman yan, oh? Ano ba naman yan si Lupis, oh? Eh, hirap na nga buhay, lalo pa mahirapan, ha? Hindi ka nga makalabas ka, no? Hindi ka makapunta sa ibang lugar, wala ka nga masakyan, wala halos lahat, walang ganong kainan, hindi ka pwedeng kumain, take out lahat. Ha? Jollibee, take out lahat. Eh, pang biro naman, no? Tapos, marami na nga tayong kababayan na tumutulong, binabanatan pa, dinidimanda pa. Hindi nila magawa yung tulong na ginagawa. Eh, naiinggit lang yan. Inggit lang sila sa kayamanan na yan. Inggit lang sila sa ginto. Makikita nila sa kuwan kay Leo Marcos. Naiinggit. Inggitero yung mga yan. Bit kaya sa daigdig na ito, eh, napakaraming inggitero. Nakakita lang ng ginto sa ginto na pan, eh, inggit na. Yan ang mga dilawa. Hindi nga marunong tumulong to eh, sa COVID-19. Kaya kayo, wag yun na ibuboto yung mga yan. Sila Drilon, sila Antivero, sila Kiko. Sila Recto. Yan mga yan. Wag yun na ibuboto. Yung mga dilaw na yan. Ako, basta dilaw, wag yun na ibuboto. Kasi salot yan eh. Salot na nga sa lipunan. Dumating pa ang salot, nalagdagan pa ang salot. Kaya, ayan. Nagagalit lang Diyos sa atin kasi puro tayo kaplastikan. Hindi natin, hindi tayo nag-iisip kung anong ginagawa natin. Basta natutuwa na po tayo na
sumira ng tao, siraan. Yan ang aral natin eh. Ha? Yan ba yung aral natin? Ayaw yung makiisa, makisama, ha? Para sa tuloy na kaunlaran. Yung mga dilawa na yan, ayaw. Sila Robredo, nako. Nag-iintay lang ito, akala niya eh, malusog pa si presidente, hindi pa mawala sa daigdig yan. Matagal pa ang buhay niya. Ako. Kaya, hindi pa pwede yung mga tirada niya sa presidente. Dahil, pabalik lahat sa inyo yan, ay ang daming sumusuporta sa kanya. Halos lahat ng vlogger. Nasa kanya. Wala kang maasahan dahil sa mga oligarch na yan. Apa? Ang gusto lang yan, puro pandrambong. Hindi sila di marunong maaway sa mga kababayan natin, naghihikaw sa naghihirap. At yung mga hindi mga Pilipino yan. Talagang mga galing na ibang planeta yung mga yan. Mga alien yan dito. Yan si Ayala, alien yan eh. Yung mga Kastilang yan. Kung di sana sinakot tayo ng Kastila, di sana tayo maghirap ng ganito. Oh. Mga kalokohan ng mga yan. Ilan daan taon nila rito? 500 taon. Tagal. Sinakop na nila. Pilipinas. Inakot na nila yung ginto ng Pilipinas. Dinala sa Espanya. Yeah. Isa pa itong hapon. Ha? Lahat sila na sumako sa Pilipinas. Hindi sana naghihirap ito eh. Alokohin ng mga mananakop na ito. Talagang maganda sana ang buhay ng mga Pilipino kung walang mga Amerikanong yan na sumako sa Pilipinas, mga Hapon na yan, mga Kastilaloy na yan, mga Inchik na yan. Nabubuhay sana ng payapa ang tibang sa Pilipinas. Kaya lang, paano mabubuhay? Nakita nila na ang lugar ng bansang Pilipinas ay bansang upir. Upir. Ha? Yung upir nasa Biblia. Maraming ginto. Land of Opir ang Pilipinas. Kaya napakaraming dumidiskubre dito. Kaya ganyan, ang daming kahalo na ating mga dugo. Hindi na solid na dugong Pilipino ito. May mga bughaw na nakasali na rito. Iba't ibang bansa na. Kaya iba't iba na ugali. Iba't kung yung mga iba talaga nakuha na sa ibang bansang ugali. Kaya ganyan, ng mga pananaw ng mga iba. Yung pananaw ng mga dilawan. Ganun. Ano ito? Mga dilawan na ito. Mga antikristo ito mga ito. Walang dinyo Diyos ito. Basta sira lang ng sira, sira lang sira. Plan A, plan B, sige. Sabotahe. Sige, magparating ng mga masakit na salita. Sige. Kontakin yung mga underground nila para sabotahe sila. Ay, wala. Hanggang ganyan lang kayo. Hindi nyo kaya makatauhubang presidente. Ganyan lang kayo. Wala na. Mahal na mahal araw. Kung ano-ano mga pinaggagawa nyo.
ikakasangkapan niyo pa yung mga artista na ito. May mga artista naman, loko-loko naman. Sila Agot Isidro, ako. Sila Maris Racal, sila Nadine Lustre, sila Bagatsing. Ha? Sila Kincho. Ha? Lahat na sila ng stariray ng channel do. Hmm? Pero baga, hindi naman lahat. Si Coco, hindi naman nag-ano. Noxin, Angel, hindi naman. Diba? Kaya magbago na kayo. Magpakabait kayo. Makiisa, makisama. Ang maganda layunin at panalangin natin itong COVID-19 ito na mawala na. Mawala na. Diba? Kasi huwag mananatili ito, marami na mamamatay, ay ibang usapan na yan. Tulad ng Italia, ang dami na matay. Espanya, Pransya, ay nako, Amerika, nako. Hirin mo sa Europa. Hirap, di ba? Sige. Maraming salamat po. At God bless sa ating lahat.